inyong agahan, ihahain ang pinakasaliwa at maiinit na balita. 100%! Mahal lang yung kamatis ngayon, di ba? Ayun, tapos bibigyan mo ng tatlong piraso ng sili. Ako, mahal lalo yung sili ngayon. Bakit mahal ito? Kasi mahal kita. Yay! Good morning. You're watching 100%. Usapang derecho sa punto. 100% balitaan. 100% komentaryo. Tapos kasi NFA. Yung nga. Maging mura bigas, hindi naman kayo bumibili ng palay sa mga magsasaka. Uh-huh. Saan ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila, di ba? Di sa mga lalaking bodega, yung mga trader. Ayan. 100% totoo. Kasama sina Jen Zumardiaga at Nelson Lugo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. 100% bahagi ng Net25 TV Radio. Dito na tayo sa kompleto. 100% live sa Net25. Ayun! Bawo na. Gising na, umaga na. May pasok po ngayon. Pero ang iba, online lang! Loko, dahil sa matinding init ng panahon, ako naman, ang ilan hong mga lungsod at syudad at mga bayan ay nagdeklara na online classes. At mamaya malalaman ho natin yan, ha? Ados ho ngayon ng Abril taong 2024, simulan na po natin ang mainit na umagang ito sa ating inihanda. At talaga namang bagong hangong mga pritong, hindi pala, torta muna. Nagmamadali tayo sa sobrang init talaga ng buwan. Ito na po ang ating mga tortang headlines! Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na daw po ngayong araw. Quezon City at iba pang lugar sa bansa, ito na yung sinasabi natin. Kinansila ang face-to-face classes ngayong araw. Samantala, Cebu City nagdeklara naman ng water crisis. Problema sa atin, mawala ng lahat, wag lang ang tubig. Meralco, nagbabala naman sa posibleng rotational brownout sa Metro Manila at Karatig Provincia. Pakahirap naman yan, wala ng kuryente, wala pang tubig at sobrang inip. Samantala, Police Major General Romel Francisco Marbil, itinalaga na po ng Pangulong Bobo Marcos at nanumpa na bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Good morning, you are watching 100%. Samantala, Senador Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nanguna sa presidential poll ng Pulse Asia. Midterm election, di ba? Presidential poll ka agad. Samantala, OFWs. Mga OFWs, hinikayat ho ng COMELEC na magparehistro para sa 2025 midterm election. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubeo and Jen Zubardiaga, here on Net25 and Radio Aguila. At sa ating Pritong Police Report, sunog! Ingat tayo sa sunog ngayon, mainit. Sumiklab po sa boundary ng Paranaque at Las Piñas. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Zubardiaga. Sa atin naman po balitang probinsya, bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Zubardiaga. At sa ating gisadong global news, imbaka ng bala sa Jakarta, Indonesia. Nako po, sumabog. Tuloy-tuloy na sabog yan. Imbakan ba naman ang bala At sa atin po namang Enceladan Sports News, Pinay weightlifter Rose G. Ramos nakakuha na po ng spot sa 2024 Paris Olympics. Congratulations! You are watching 100%. At sa detalye ho ng ating mga patikim na balita, appetizer muna bago ang kabuang detalye. Narito na, ihain na natin kaagad. May posibilidad daw ho na magpatupad ng rotational brownout ang Meralco
Ito ay sa Metro Manila at mga karating lalawigan na sineserbisyuhan ito. Ito po ang Babala ni Meralco Vice President and Corporate Communications Head Jose Aldariaga sakaling umabot sa red alert ang status ng mga power grid na nagsusupply ng kuryente sa Metro Manila at karating dalawigan. Naku po, ang init-init, mamamatay pa ang aircon at ventilador at hindi ka makalabas dahil matindi ang init. Anong gagawin natin? Hindi ka naman makaligo, walang tubig. Ayon kay Aldariaga, inaahasahan na nila ang pagtaas ng demand ng kuryente ngayong summer. Kaya may mga paghahanda na daw husing inilatag para masiguro ang sapat na supply ng kuryente. Maganda dyan, ilatag nyo na din yung banig sa labas, sa papag, para hindi mainit ang panahon, yung pakiramdam. Ayan. Ang problema sa probinsya, yung simoy ng hangin, mainit din. Mainit na rin ba? Oo. Taga naman. Kaya ako ginagawa ko, may bimpo ko sa, pag sa bahay. O, bimpo. Yung malamig, di ba? Basa mo konti katamon mo. Pag naihihap pa ng hapin, at least medyo nagre-relax. No? At saka yung mga, matatandaan mo dyan, ang mga disenyo ng mga bahay noon. Di ba may silong? Tama. Ay, nagtataka tayo, bakit may silong? Kulungan ba ng banok yun? Ayun pala, ay trap yan ng, ng malamig na hangin. Ah, ganun din. Ah, ganun ba? Di ba, yung hangin na malamig sa baba. Yung mainit sa taas. So kapag ka ikaw ay may silong, ayun. Dadaan yung malamig na hangin, makukulong yun, lalabas dun sa sahig mo. Kaya pala yung kawayan. Aircon sahig, yun, aircon. Malamig. Yes. Kaya akala ko dati yung silong na yan, para kay kaka. Na may alagang palaka. Kaya mahusay yung mga arkitekto nung araw. Napag-aralan nila. Yung, alam mo, di ba, wala yung pa ventilation. Ventilation yan. Kaya yan naman, pwede mong gawin yan sa modern construction. May gumawanan yan eh. Yung mga tubo dyan, tubo. Okay, tubo. Ipinadaanan niya sa ilalim naman. Pero walang laman yung tubig, ha? Padaluyan lang ng hangin talaga yun. So yung ikot lang yun, ikot lang ng circulation ng hangin. Tapos papasok sa bahay mo. Nung nanonood ako ng pundasyon, meron palang ganon. Talagang yung ihip ng hangin sa hapon, meron. Sa gabi. May malamig, may mainit. At dapat alam mo kung saan ang direksyon nun. Yan. Doon may tatapat yung mga butas-butas na. Nasusukat pala ng mga inhinyero yan. Tapos inaaral din nila, di ba, sikat ng araw. Saan bahagi ng gusali mo tumatapat ang araw, yes. Hanggang sa ito ay lumubog. Tapos dapat doon mo ipapwesto naman. Yung mga lugar na halimbawa diyan tatapat yung pinakamainit na araw. Wag mo diyan ilagay yung bintana. Ayun, yung diba? Tapos yung ihip ng hangin. Paglabas niya pasok sa bahay mo, medyo malamig, malamig na. Dapat. Yung ventilator. Tama nga hindi pala, yung no? Iba kasi ang disenyo, pinapasok mo yung init. Ayaw mo namang palabasin. Natatrap. Natatrap. Tapos yung malamig na hangin, hindi mo pinapapasok. Baligtad. Kaya ang nagiging parang pugon bahay natin, ha. Yun na nga. May mga ganyan, ha. Kaya para ho sa mga bahay na ang problema niya, parang pugon ito. Tumawag lang po kay Jen Subarjaga. Kami na po bahala sa disenyo. Didesenyuhan natin yan. Ire-redesenyuhan natin At ito pa po ibang balita, ha. Itinalaga na po ng Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang 30th pinuno ng Philippine National Police. Nauna na pong lumabas ang impormasyon na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta ang magsisilbing officer in charge ng PNP. Pero kahapon, inanunsyo si Marbil ang bagong pinuno ng PNP. Si Marbil ay OIC, Directorate for Controllership, bago itinalaga bilang PNP Chief. Miyembro po ng PMA Class of 1991, kung saan nagsilbir nitong hepe ng PNP Regional Office 8 at ng Highway Patrol Group. Nananawagan naman si Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na huwag magpadala sa dikta ng Amerika. Kaugnay po ito sa pagkilos ng Pangulo kung saan magpapatupad ng mga countermeasures laban sa paghimasok ng China sa West Philippine Sea. Aminado po ang senadora na Miss Lu-
tulang paghahanda sa gera ang ginagawa ng administrasyon dahil masyado daw ho tayong naudyukan ng mga kano. Tuta ng kano. Mungkahi ni Senadora, buksan palagi ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ayun. Gaya ng ginagawa ng pagbubukas ng pinto sa halos lahat ng bansa, di ba? Ayun. Patuloy po namang hinihikayat ng COMELEC ang lahat ng mga overseas Filipino workers na magparehistro. Magparehistro na po kayo para sa 2025 midterm elections. Ayon po mismo sa COMELEC, nagpapatuloy po ang voters registration ngayon na nakatakdang namang magtapos hanggang September 30, 2024. Bukod daw po sa pagpaparehistro para sa 2025 national and local elections at maaari ring makapag-update ng address at iba pang mga detalye ang mga Pilipino na nasa abroad. Gayon din po ang pag-check at makapag-reactivate ng kanilang voters registration status. Nakakaingit yung iba, nagpupuntahan sa botohan. Ikaw naman eh, sa bahay ka lang, ano? Hindi ka bumoboto. Tapos ang ingay mo pa, makatutol ka sa leader ng pamahalaan, no? Kung sino na hindi ka naman pala bumoboto. Ay, talaga naman! Alas 5:12 na po sa buong kapuluan. Sobrang init, Jack. Ay, naku. Madaling araw, pero pagpapawisan ka, no? Pati data dito, eh. Oh. Bayan mo. Bukas na kayong aircon, nakatodo na, eh. Ay, naku. Ang mga detalyadong balita, main course, iahain po namin sa inyo. Magbabalik pa rin po ang 100%. Kasama ang dalawang guwapo. Dito lang sa Net 25 at DZEC 1060. This portion is brought to you by Canroof Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Canroof Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation, and modernization. For more info, please contact Ami Kanke. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pag-arap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayan halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka naming tuparin ang mga pangarap niya. Paasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang angking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat munti at tagumpay. Ito na nga, Nelson. Talaga naman. At patuloy tayo nagpapaalala sa lahat ng motorista, ha? Lalo yung mga nagmumotorsiklo. Ako talaga naman. Lumabas ako ng mga 4:45, ano?
pagdating sa may Commonwealth, napakarami na po ng mga nagmumotor, ha? Ganito kaaga pa lamang, ano, ha? Ang malungkot lang, ayun, sasaling bayan pa rin, ano? Wala pa rin pakundangan sa pagmamaneho, no? So, nako. Eh mamaya, mababalitaan na naman natin, aksidente sa motor. Nako po! Lahat po ng mga nagmumotor, ha? Ingat po kayong palagi. Isipin nyo, may mga pamahal kayo sa buhay na naghihintay na kayo ay uuwi pa sa kanila, ha? Ayan. At ito na po ang mga detalyadong balita. Tuloy niya lamang po ang paghigop ng kape. Ang inyo pong pag-aalmusal, yung mga bata may pasok sa eskwela, no, ha? Kapag ka mas tindi daw init, wala kayong aircon sa bahay, eh, doon lang kayo sa bahay ninyo. Oo. Ayan. Quezon City na gano'n, suspend eh. Ah, gano'n ba? Ayun, kaya pala... Bahay-bahay na lang muna. Online class na lang muna tayo. Ha? Pero kapag ka-aircon naman daw school, depende classroom... Depende saan eh. Depende sa administration. Ah, ganun. Kasi kahit na aircon yung classroom dyan, paglabas ang init eh. Oo nga pala, no? Lalo kung ang klase mo yung labas mo, alas tres, alas dos ng hapon. Ayun. Ayun. Ito na po. Tataas po sa ikatlong sunod na linggo ang presyo sa kada litro ng gasolina. Sa kabila po ito na magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng diesel at ng kerosene. Ang kada litro po ng gasolina, 45 centimos, 45 centavos. Habang bababa naman ang presyo ng diesel ng 60 centavos kada litro at kerosene, 105 ang ibababa kada litro. Epektibo po ang price adjustment alas 6 ngayong umaga sa lahat ng mga oil firms maliban daw po sa Clean Fuel. Magpapatupad ng pagbabago. Kanina pa sila, hating gabi, alas 12 ng madaling araw. Ayun, mabuti pa yung Clean Fuel, no? Malinis ang fuel nila. Hindi, pati yung comfort room nila dyan. Malinis din? Aba, talaga naman, ha? Samantala, nananatiling mataas sa 10,796 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula naman po ito sa Taal Volcano sa Batangas ay sa P-Box na mataan ang upwelling ng hot volcanic fluid sa main crater lake ng Bulkan. Umabot daw po sa 1,200 meters ang taas ng plume emission. Eh, dahil sa init din yan eh, no? Noong Marso 28, nag-ulat ho ang P-Box ng elevated volcanic sulfur dioxide degassing mula sa Taal matapos umabot sa 18,638 tons ang gas emission. Pinakamataas po dito na flux na naitala ngayong taon. Sinabi pa ng P-Box na pinigil ng katamtamang hangin ang pag-ipon ng sulfur dioxide kaya walang naobserbahang volcanic smog o vag. Ayan, buti lang, may katamtamang hangin lang. Pero pinapayuhan po ang publiko, manatili sa loob ng bahay, magsara ng mga pinto at bintana para ma-block out ang volcanic gas at magsuot ng N95 face mask. Ang matagal ng exposure sa volcanic sulfur dioxide ay maaari daw hong maging dahilan ng irritation sa mata, throat at respiratory tract. Napanatili naman ng bulkan ang alert level 1. 5:19 AM. Oy, mga taga Cebu, maayong buntag. Nagdeklara po ang Cebu City Government ng water crisis, pare ko. Crisis sa tubig dahil po sa epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi po ni Mayor Michael Rama na kinakailangan ng deklarasyon dahil po sa mga hamon na kinakaharap ng lungsod, maging ang hindi normal na heat index. Nagpatawag din po si Mayor Rama ng isang convergence meeting kasama na talagang board member ng Metro Cebu Water District, Cebu City Disaster Risk Reduction Management, maging ang city councilors at mga kinaukulang ahensya para matugunan ang krisis. Positibo naman niyang ipinahayag na patuloy na matutugunan ang pangangailangan sa tubig kasabay ng paghimok sa mga Cebuano. Magtipid naman tayo!
kukonsulta din siya sa isang eksperto mula sa Manila para sa paghahanay ng mga planong naglalayong matugunan po ang problema. Ayun. Kaya pala may mga missed call sa akin si Mayor Rama. Hindi ko nasagot. No? Mayor, mamaya pa, pagkatapos ng programa, kausapin ko kayo, ha? Kasama daw po sa isang plano para mabawasan ng non-revenue or unaccounted water. Ayon po kay MCWD Board Chairman Jose Dalus III, ang mga mobile siphon tanks ay pupunta sa mga barangay ng Bonbon, Cambinocot at Singsin para maghatid po ng 10 cubic meters per hour ng tubig. Ayun! Handa naman ang pamahalaan na tugunan ng posibilidad na mawalan ng supply ng tubig sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam. Ito po ang tiniyak ni Task Force El Nino Spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. At meron daw pong alternatibong pagkukuhanan ng tubig ng Metropolitan Water Works and Sewerage System para sa dalawang concessionaire. Particular po dito, ito na dyan, no? Oh. Yung mga naka-standby, ha? Na deep well, Poso. Na nakakalat sa Metro Manila at sa Rizal Province. Mm. Sa kabuuan, at 137 po deep well sa buong Metro Manila. 69 ay naka-standby at 10 po operational na. Ha? Ang tanong dyan, may mahihigop pa kayong tubig? Meron pa yan. Ayun ba? Sana. Magkakaroon din ng package treatment plant. Ito ay magpoproseso ng wastewater para muling magamit ng ating mga kabahayan. Ayun. Tubig. Sabi ng iba, mawalan ka na ng kuryente, wag lang mawalan ng tubig. Ano? At sabi nga na marami, kahit walang love life, basta may tubig. Ay, kaya pala. Mga tao nga, tagal nang walang love life, nabuhay eh. Ayun. Yung Katrin Kanaya. Ito na ano mga tao na yan? Cinderella, Cindy Bernardino. Yan. Talaga naman. Mukhang na-immune na nga sila. Immune na. Wala na. Basta sa kanila, hindi. Importante, nakakaligo kami araw-araw. May tubig. Mabago kami at maganda. Baling walang labay. Wala na. Darating din yan. Pag 50 na kami, pat wala pa, edi, tsaka tayo mag-usap. Ayaw, nako po! Isa 52. 52 sa anyos na. Ay, nako! May posibilidad na magpatupad daw po ng rotational brownout ang Meralco sa Metro Manila maging sa mga karatig lalawigan na siniservisyuhan po nito. Ito po ang babala. Babala ni Meralco Vice President and Corporate Communications Head, Joe Saldarriaga. Sakaling umabot po sa red alert ang status ng power grid na nagsusupply po ng kuryente sa Metro Manila at maging sa karatig na lalawigan. Ayon pa po kay Saldarriaga, inaasahan na nila ang pagatas ng demand ng kuryente ngayong summer season, kaya may mga paghahanda silang inilatag para masiguro sapat ang supply ng kuryente. Ito na anya, isa na anya rito ang pagpasok ng interim power supply agreement para ma-govern ang demand ng kuryente kapag ka-peak season. Pinaghihinay-hinay rin po ng opisyal ng Meralco ang publiko sa paggamit po ng kuryente. Dahil kaakibat anya ng pagtaas ng demand, ang pagtaas din ng presyo nito sa wholesale electricity spot market o ng WESM. Ngayong buwan ng Mayo, ang peak, next month pa po yan ha, ang peak ng mainit na temperatura, kaya tataas po ang demand ng supply ng kuryente. Abril, Mayo, di mga dalawang buwan pa. No? Oo. Ay, naku. Ay mga estudyante, kagigising lang. Nanay, tatay, naghahanda ng kakainin. Ibabaon ni Bunso. Papasok ko sa eskwela, elementary. Quezon City. Relax lang kayo, ha? Oh. Inatasan ho ng Quezon City Government ang lahat ng public elementary at high school na mag-shift sa asynchronous classes ngayong araw, April 2, dahil po sa inaasahang taas temperatura mula sa face-to-face classes. Ito ho mga public schools kasama ang mga nasa Alternative Learning System o ALS ay inatasang mag-shift na lang sa blended learning. Ang direktiba ay kasunod ng ulat na mula po ito sa QC iRise app system
na maaaring tumaas ang temperatura sa 41 degrees Celsius ngayong araw. Discretion naman ng mga administrator ng mga private school na magdesisyon kung ipapatupad nila ang direktiba, pero ang kanilang apila, sundin na lang po ang anunsyo ng city government. Quezon City po ito, ha? Tayo ay walang face-to-face classes, elementary, high school. Ano pa ngayon? Oh. Online, blended learning. Ayan. Dahil sa intang panahon. Alam mo, maganda rin nangyari sa panahon ng pandemya, no? Natuto tayo ng blended learning. Dati problema natin yun. O, pagka walang pasok, wala na. Lahat na ng kaparaan na nagawa na natin, no? Kaya ngayon, hindi lang dapat tubig, kuryente. Mm. Dapat pala internet din. Huwag din mawawala. Ilan pong on-site classes sinuspindi sa ilang parlan kahapon dahil po sa matinding init? Ang DepEd naman, pinayuhang magsagawa pa rin ng klase sa ilalim daw po ng alternative delivery mode. Ito araw dyan, pagka mainit ang panahon, nagkaklase pa rin eh. Oh, pero totoo. Sa ilalim na lang ng puno. Sa ilalim ng puno. Labas tayo. At least doon, open air. Yan. Bagong reporter? Bayroon tayong bagong reporter. Bagong reporter tayo, ha? Cristel Padalian Pabic. Mula sa ibang foreign correspondent. Yan. Cristel Fabic. Good morning, Fabic. Ilang lungsod at munisipalidad sa buong bansa ang nagkansela kahapon ng on-site classes sa lahat ng level o mula preschool hanggang senior high school dahil sa matinding init ng panahon, ayon sa Department of Education. Sa Luzon, sinuspindi ng Dagupan City ang lahat ng on-site classes sa pampublikong paaralan mula April 1 hanggang 4. Sinabi naman ng DepEd Western Visayas na 246 na pampublikong paaralan sa rehiyon ang lumipat sa alternative learning mode dahil sa mahirap na kondisyon sa mga classrooms. Iniulat din ng DepEd na suspendido ang on-site classes sa Pagadian City Pilot School at Bonavista Integrated School na parehong sa Zamboanga Peninsula. Sa Central Mindanao, ang mga munisipalidad ng Banga at Antangan ay nagsuspinde ng on-site classes. Sa Negros Occidental, hindi bababa sa 10 lungsod at munisipalidad ang nagsuspinde ng on-site classes sa lahat ng level sa private at public schools. Ang mga lungsod ng Iloilo, Bacolod at Rojas sa Capiz at ang munisipalidad ng Tangtangan sa South Cotabato at Dumaga sa Iloilo Province ay nagsuspende rin ng mga on-site classes sa lahat ng level o mula sa preschool o senior high school. Ayon kay ASEC Francis Bringas, ang in-person class modality lamang ang sinuspinde, pero magsasagawa pa rin ng klase ang mga nabanggit na paaralan sa ilalim ng alternative delivery mode. Una nang ibinabala ng PAGASA na maaaring umabot sa danger levels ang heat index sa ilang lugar sa bansa na maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion. Cristel Fisalbon Pabic para sa 100% Balita. Nanawagan naman ng isang alyansa ng mga guro sa Department of Education na magpatupad ng mga hakbang para malabanan ang matinding init na nakaka-apekto sa mga guro at estudyante. Binanggit po ng Teachers Dignity Coalition na may mga pagkakataong nagkakasakit ang mga estudyante at guro dahil daw sa matinding init na nagresulta sa kanilang mga pagliban, habang kinikilala naman nila ang gradual revert sa lumang school calendar sa susunod na taon. Ay sinabi ho ng TDC na kailangan pa rin magpatupad ng DepEd na mahakbang sa mga nalalabi pang buwan ng kasalukuyang academic year. Ayon kay TDC Chair Benjo Basas, maaring paikliin ang oras ng klase, magkaroon ng shifting para maiwasan ang tirik ng araw o payagan ng mga estudyante at guro na magsuot ng komportableng pananamit. Iminungkahi pa ni Basas, paikliin ang susunod na school year at tapusin ito ng mid-April para mapabilis ang transition at maging ang suspension ng catch-up Fridays para sa potensyal na pagbawas sa class hours at school days. Nauna nang inanunsyo ng DepEd na ang pagsisimula ng susunod na school year sa July 29, 2024 ay matatapos May 16, 2025. Ayun. Kaya medyo mahaba-habang pag-itiis pa ito, no ha? Kasabay naman daw po ng suspension ng mga klase dahil sa matinding init, nagpaalaala po ang DOH sa mga mag-aaral, maging sa mga teacher, iwasan
iwasan ang labis na exposure sa araw at maayos na itakda ang mga outdoor schools. Ayon po kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang pinakamainit na oras sa isang araw na dapat iwasan ay sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari niyang itakda ang mga outdoor activities sa umaga o kaya naman sa hapon at huwag pong itapat doon sa tanghaling tapat. Oh, dahil sa panahon daw ngayon, tanghali na lang ang tapat, Nelson. Okay. Ayun, naku pong bumanat pa eh. Sinabi pa ni Domingo na bagamat nakakatulong ang air conditioning para manatili ang malamig, sapat na ang manatili sa isang lugar na may maayos po na airflow at sapat na lilim kung walang air conditioning. Idinagdag pa po niya na hindi kailangang tuloy-tuloy ang trabaho ng mga nasa arawan at maaari magkaroon daw po ng 15 hanggang 20 minutong pahinga sa isang lugar na may lilim, malamig na hangin at maiinom na tubig. Inirekomenda din po ng DOH ang pagsuot ng mga protective gears tulad po ng wide-brimmed hats at pagdadala ng pamaypay para malabanan ang init. Ah, so yung ano, yung sombrero na may ano, no? Ah, eh, nung araw dyan? Oo. Puro tayo nung araw. Yun na nga, oo. Oh. Yung mga Pinoy, di ba may talagang uso yung salakot at ang tawag doon? Oo, sa babae. Tapos yung sombrero ng mga lalaki noon, may mahahaba, di ba? Oo. Malaki yung ulo. Oo. Kasi nga, yung parang Meksikano. Oo. Kasi dalawang purpose noon. Hindi ayun lang sa tamaan yung skin mo. Oo. Pati yung mata mo kasi wala pa naman mga sunglasses. No? Ayun. Ngayon, kahit lalaki, pagka nagpawis, namumuti. Mm. Eh bakit? Kasi bakit, merong sunscreen. Sunscreen. Pero okay naman yan. Ha? Ayun. Kasi for health purposes yan. Yan. Hindi yan kaartihan sa panahon na yun. Ang natataka ka lang, ba't pawis yung puti? Oo. Sunscreen pala. Sunscreen. Mm. Sunblock. Sunblock. Yun, yan. Dapat daw ba pH? Ay, meron pa tinatawag na pH. Hindi ko alam kung pH mo tawag. Parang number. Ay, UV pala. Iba pala yung pH. Yung pH sa baba. Nakita ko kasi pangalan Secretary Garin eh. Ano yung Congresswoman Garin. Mm-hmm. Ay, sige. Ito naman ang sabi ni dating Department of Health Secretary at Iloilo First Representative Janet Garin. Oh, yan. Aba, hindi na ho dapat hintayin ng mga tao na makaramdam ng uhaw bago uminom ng tubig. Oh. Dahil ito po ang sinabi nung unang panahon pa ni Jenso Barjaga. Yun na nga. Uminom na ng tubig dahil matindi ang tag-init sa ilang bahagi ng bansa. Oh. Muling ipinaalala ho ni Garin sa publiko na uminom ng tubig dahil maaaring mangyari ang maraming heat-induced diseases nang hindi ho nalalaman ng mga tao na sila ay nasa panganib na. Kahit anya makaramdam ng kaunting uhaw, aba, uminom ka agad ng maraming tubig. Yun. Sandali, inom ako. Nauhaw ka ba? Sige. Lalago ko lang po. Saglit lang. Yan. Para lang mapakita natin sa ating mga babae. Tayo, may baon tayong laging tubig. Na ano yan, dapat gawin mo talaga. Yan. Halimbawa, ganyan nga, nagsasalita ka. Sa gustuhan mong hindi mapigil yung kwentuhan nyo, nakalimutan mo na uminom ng tubig. Ayan. Dapat po, uminom ng maraming tubig dahil minsan, hindi natin alam na aatake na po ang heat stroke. Yun na nga. At kapag naramdaman na ng matinding init, ay bigla na lang mahihimatay. Ayun. Huwag nang hintayin mahimatay, ha? Mm-hmm. Idagdag pa ni Garin ang kahalagahan ng self-monitoring. Pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Yan. At sumunod sa mga medikasyong nireseta ng doktor. Kailangan din daw ang ventilation, lalo sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon kung saan mararamdaman ang matinding init at radiation dahil sa manipis na ozone layer. Hindi ba natin marinig ang sabi ni Secretary Garin, ni Congresswoman? Sayang, hindi dahil. Hindi umabot eh. Hapon pa ako, gitil na gitil ito. Yung kanyang panawagan, ha? Hey, nako. Anyway, hinimok po naman ng Department of Agriculture ang publiko kumuha ng libre, F-R-E-E, free rabies vaccine para po sa mga alagang hayop. Sinabi po ni Agriculture Assistant Secretary Constante Dante Palabrica na ang rabies ay nagdudulot ng akilakilabot na pinsala sa mga tao
hindi bababa sa isang tao bawat araw. Idinitalyo niya na ngayong taon, nasa 80 tao na po ang namatay dahil po sa rabies. Kaya nakatuon daw po ang Bureau of Animal Industry at ang DA Livestock Division sa nasabing sakit. Bilang bahagi po ng kampanya, nagkaroon sila ng launching na may temang rabies-free aso at pusa, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Magbibigay po ang DA ng libreng anti-rabies vaccination sa mahigit 50 aso at pusa sa DA Gymnasium. Ah, dito sa Quezon City, sa may circle. No? Saan ano, ha? Ayon po kay DA Undersecretary DB Sabiliano, nakatalaga ang ahensya sa pagpapaigting ng kampanya laban po sa pagkalat ng rabies na maaring maiwasan sa pamamagitan po ng pagbabakuna. Ayon! Kailangan talaga, kailangan natin ng bakuna, ha? Lalo pag sinasabi ng mga veterinary nyo, ito na po schedule nila, no? At sa panahon itong tag-init na Luzon, ay mas matindi po naman ang epekto. Yes. Kita nyo po yung aso ninyo, hinihinga lagi, kung ano-ano pa naman, ay, katulad yan, dyan, lalo na may mga alagang imported na aso. Imported, yung malaki. Yung mga kapalambal ang balahibo. Ay, yan yung ano, yan ang matinding mainitan. Gusto nga niya naka-aircon eh. Kaya parang iba dyan, lagi nang tutulog doon sa banyo. Kasi meron silang malamig doon sa sahig ng banyo. Pati pusa, ganyan. Makita ko doon sa ads ng ano, meron na palang mat ngayon na tawag nila cooling mat. Yun daw ang higaan ng mga ito, mga alaga niyang pusa, aso. Ngayon, kung may alaga kayong kalabaw, sa labas yun ang bahay. Okay, pasok sa loob ng bahay. Masayalan din sa init ang kalabaw. Gusto nyo, lagi nakalublob. Lalo pa ang kalabaw, kasi yan, sa pag-aaral, wala pa lang sweat glands. Lang eh. Sa lahat ng hayop, kalabaw lang hindi pinagpapawisan. Kaya nga masipag eh. Yeah. Kasi sabi nyo, hindi ka pa na pinagpapawisan, trabaho ko na trabaho. Yun pala talaga, ha? Ay, naku. Marami pa po kami ihahaing mga mahalagang balita. Magbabalik pa po ang... 100%! You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubao and Jen Subardiaga, here on Net25 and Radio Aguila. This portion is brought to you by Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna. Mag-Red Juice muna! Sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Primetime. Dito sa Net25. Let's get together. Sunnet 25. This portion is brought to you by 318 Automart. Alas 5:40 na ho. Ihain namin sa inyo ang ating Pritong Police Report. Mag-aalas 7 po kagabi. Opo, mag-aalas 7 po kagabi.
nang magsimulang sunog ang ano, kung ano itong nangyari. May drama pa, no? Nako, meron palang sunog yung sa bahagi ng Parañaque tsaka Las Piñas. Nako po! Napakainit na nga ng panahon, ano ha? Ayon po kay chairman ng barangay San Isidro, o sa Isidro, hindi, kulang ng N ito, San Isidro, halos yari po o gawa sa light materials ang mga bahay sa lugar at malakas ang hangin dahilan upang mabilis na kumalat pong apoy. May mga fire trucks pong responde sa sunog, kabilang na po mga fire volunteers. Alas 7:30 kagabi, nang itaas po sa ikalabang alarma ang sunog, patuloy pa pong iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente. Samantala, taxi driver patay naman sa pamamaril sa Malabon. Bakit? Si Edison Domingo Jr. sa balita. Literal na umiikot pa ang mga gulong at bukas pa ang makina ng taxi habang ang driver nito ay patay sa pamamaril sa Waling-Waling Street, Barangay Potrero, Malabon City. Personal na pinangunahan ni Police Colonel J. Baybayan, Chief of Police ng Malabon City, ang imbestigasyon sa nasabing shooting incident na kinasasangkutan nga ng biktima na nakilalang si Ricky Casilo Dilag, 44 years old. Nagtamo ang biktima ng dalawang tama ng baril sa kanyang noo at leeg na agad na ikinamatay ng biktima. Habang tumakas naman ang mga di pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo. Sa hawak ng PNP na mga CCTV, makikitang kausap at kasama pa umano ng biktima ang mga suspect bago ang pamamaril. Patuloy pa rin isinasagawa ng PNP ang backtracking sa mga CCTV na posibleng dinaanan ng mga suspect. Pinabibilisan na po ng DOJ at ng Bureau of Corrections ang proseso ng pagapalaya sa Persons Deprived of Liberty o PDLs, pero ang congestion rate sa mga pitan na nanatili pong mataas. Yun ang sinasabi ko, isa pang problema ngayon. No? Yung mga nasabi langguan sa init ng panahon, kamusta pa ko kaya ang buhay nila, ha? Please lang, wag na kayong dumagdag. Baka may nag-iisip pag gumawa ng krimen, ano? Si Moira Insina sa balita. Moira, good morning. Mas mabilis na ngayon ang pagapalaya sa mga inmate na natapos ng pagsilbihan ang mga hatol. Ito ang pinagmalaki ng Department of Justice o DOJ sa harap ng paglaya ng bagong batch ng Persons Deprived of Liberty o PDLs sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sa tala ng Bucor, halos 800 PDLs ang lumaya sa buong buwan ng Marso. Umabot naman sa 168 PDLs ang nakalabas mula sa mga kulungan ng Bucor ngayong Lunes, kabilang na ang nasa 100 mula sa Bilibid. Sinabi naman ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na nakatulong ng malaki para mabawasan ang congestion o siksikan sa Bilibid, ang mas mabilis na proseso ng pagkapalaya sa PDLs at ang patuloy na paglipat ng inmates sa mga kolonya nito. Gayunman, nasa 300% pa rin anya ang congestion rate sa buong Bucor dahil maraming inmates din ang pumapasok mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Umaasa si Katapang na mailipat ngayong taon sa regional prisons ng Bucor ang 7,000 PDLs. Noong Linggo ay 500 PDLs mula sa Bilibid ang inilipat sa Ramon Prison and Penal Farm sa Buanga City. Mula Enero ngayong taon ay nasa 2,000 ng PDLs mula sa Bilibid ang na-transfer sa penal colonies ng Bucor sa mga lalawigan. Samantala, sa atin naman balitang probinsya, batang nalunod sa Isabela nasa gip ng polis. Erwin Temperante sa balita. Police Master Sergeant Giancarlo Almacen Achenza of Luna Police Station for your life saving action. Kinilala ng PNP Isabela Provincial Police Office ang kabayanihan ni Police Master Sergeant Giancarlo Achenza matapos nitong mailigtas ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa ilog ng Barangay San Isidro sa bayan ng Luna Isabela nitong long weekend. Dahil nandun yung kapulisan natin at train naman po, before pala na nag-police itong sumagip na membro ng PNP Luna, isa pala itong nurse sa isang hospital. So nagawa niya yung first aid. So ayun, nabuhay yung bata, na-revive. Masaya naman si Police Master Sergeant Achenza dahil bukod sa pagkilala na natanggap ang pagkaligtasan niya sa buhay ng bata ang lalong nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang tumupad sa kanyang tungkulin. Actually, nung pagdating ko po, wala po siyang malay.
konting pulse lang po yung nakuhan ko sa kanya. Then hanggang sa magkamalay po nung lumabas na po yung tubig sa kanyang bunganga. Ayon kay Isabela Police Provincial Director, Police Colonel Lee Allen Bauding, naging epektibo ang kanilang pagde-deploy sa kanilang tropa sa mga strategic area sa lumipas na long weekend kasabay ng pagpapatupad ng offline sa Cleo Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation ng PNP Isabela, kung saan 24 na katao ang naaresto sa iba't ibang kaso. Kabilang narito ang No. 7 Regional Most Wanted na kinilalang si alias Juancho, na naharap sa 3 counts ng panggagahasa. During sa long weekend kasi, may tendency na yung mga may warrant o nagre-relax din at nakakalimutan din nila na may mga records pala sila. So enjoy lang sila. Yun naman, nandito pa rin yung mga tao natin, mga personnel natin na nag-aabang sa kanila. So nakatulong yun, kaya marami po tayong nahuli na wanted persons. Sa kabuuan, naging generally peaceful ang buong lalawigan ng Isabela sa nagdaang long weekend. Gayunpaman, may naitalang 4 na kaso ng pagkalunod sa bayan ng Jones, Tumawini, San Mariano at City of Ilagan. Batay na rin sa ulat ng Isabela Police Provincial Office kung saan ang pawang mga dahilan nakainom ng alak. Nagbibigay kami ng mga guidance sa mga lahat ng nandun na nakadeploy. Pero kung ating titingnan yung mga drowning incidents natin, puro lasing sila at wala sila sa mga tourist destinations na kagaya ng mga Eco Adventure Park. So parang nandun lang sila sa ilog. So sila-sila lang. Erwin Temperante para sa 100% Balita. Samantala, isang minor de edad nalunod sa Lubigan River, San Jose, Tarlac. Report sa atin yan ni Stanley Velasco. Stanley, good morning. Isang masayang outing sana ng isang pamilya ang nauwi sa isang trahedya matapos malunod ang kanilang minor de edad na anak sa Lubigan River, San Jose, Tarlac. Ayon sa report, pasado alas 3 ng hapon nang mapansin ng mga magulang ng bata na nawawala ang kanilang anak. Agad namang tumulong ang mga lokal na turista upang maghanap. Nang makita nila ito, ay agad isinagawa ang first aid sa tulong ng isang nurse at pagkatapos ay sinubukang dalhin ng mga otoridad ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Ngunit huli na ang lahat at idiniklara rin na dead on arrival. Labis naman na paghihinagpis at dalamhati ng mga magulang ng bata ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Kaya paalala ng mga otoridad na iwasang lumangoy sa mga malalalim na parte ng ilog o dagat upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Pinapaalalahanan din ng mga magulang na maging maliksi sa pagbabantay sa mga kabataan, lalo na sa mga minor de edad. Ayun. Bangkay naman ng lalaki na tagpo ang palutang-lutang sa ilog, Cagayan, nasakop ng bayan ng Lasam. Yozar Abelada sa balita. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog, Cagayan, nasakop ng barangay Kalapangan Sur, Lasam, ang bangkay ng isang lalaking nalunod nitong March 30, 2024. Kinilala ang biktimang si George Calixto Sr., 57 taong gulang, may asawa at residente ng barangay Abaryungan Ruar, Santo Niño, Cagayan. Ayon kay Engineer Beli Abaya, head ng Municipal Risk Reduction Management Office, Santo Niño, bandang alas 5 ng hapon nitong Marso 30, nang ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ng pagkawala ng biktima matapos tangayin ng agos ng ilog habang sila'y nangunguha ng tulya. Anya, maaring hindi napansin ng biktima na malalim ang bahagi ng ilog na kanyang nilanguyan at kalaunan ay hindi na umano nakita pa ng kanyang mga kasamahan na umahon sa tubig, kaya agad nila itong itinawag sa mga otoridad. Mabilis naman anya silang nagsagawa ng search and rescue operation, ngunit naging pahirapan sa mga otoridad ang paghahanap dahil inabot na sila ng dilim, kaya nagpasya silang ituloy ito kinaumagahan.
sinabi ni Abaya na sa pagpapatuloy ng search and rescue operation umaga March 31, 2024 ay nakita ng mga rescue team ng MDRRMO Lasam ang bangkay ng biktima na palutang-lutang sa ilog sa naturang lugar. Mabilis naman anyang iniahon ng mga kawani ng MDRRMO Lasam Santo Niño kasama ang mga kawani ng BFV Lasam ang bangkay ng biktima at dinala ito sa isang puninarya sa bayan ng Santo Niño bago ibinigay sa kanyang pamilya. Motorcycle rider sugatan matapos bumangga sa isang nakaparadang tricycle sa Amlan, Negros Oriental. Si Ira Taborda sa balita. Good morning, Ira. Isang motorsiklo ang papauwi at aksidente na bangga ang isang tricycle for hire na nakaparada sa barangay Hantianon, Amlan, Negros Oriental. Nakilala ang rider na si Shane Andrew, 23 anyos at residente ng barangay Bios, Amlan, Negros Oriental. Ayon sa Amlan PNP, bumabiyahe ang biktima papuntang proper barangay Hantianon nang may nakaparada na tricycle sa madilim na highway na walang early warning signs. Dahil dito, diretsong binangga ng rider ang likurang bahagi ng tricycle na nagresulta sa mga pinsala, partikular sa bahagi ng kanyang ulo. Ang motorsiklo ay pag-aari na kinilalang si Mr. Gutip. Ayun pa, may sira ang kanyang tricycle at kinakailangan pang ayusin ito. Ngunit nangyari ang aksidente, dagdag pa ng PNP. Dinala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital para sa medical treatment. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Ira Taborda para sa 100% Balita. Arestado naman sa Batangas ang most wanted person, regional level, Erlinda Cueto Lakdaw sa Balita. Arestado ang isang lalaki na most wanted person regional level sa isinagawang manhunt operation ng mga tauhan ng Mabini MPS kasama ang RIU-4A, PIT Batangas at MAPSTA Batangas SOU-3 sa Barangay Balangit, Mabini, Batangas. Kinilala ng mga otoridad ang naarestang suspect bilang si Christian Matibag Manungsong alias Kog, 20 taong gulang at residente ng nabanggit na bayan. Nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number na 223-3142 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 1, Batangas City na may petsang September 26, 2023 na walang inirekomendang piyansa sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o rape. Nakalista ang suspect sa Most Wanted Person Regional Level at siya ang pangunahing suspect sa panghahalay sa isang batang babae noong Hunyo 2023 sa naturang bayan. Sa ngayon, ang nahuling suspect ay nakadetain sa Mabini MPS para harapin ang inihaing kaso laban sa kanya. Erlinda Cueto Lakdaw para sa 100% Balita. Samantala, isang street-level drug suspect arestado naman sa Dapa. Dapa, Surigao del Norte. Si James Juanite sa Balita. James! Inaresto ng mga personahe mula sa Dapa Municipal Police Station at mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency Caraga ay ang isang street-level drug suspect sa isang joint buy-bust operation. Kinilala ni Police Colonel Lodermer M. Laude, Provincial Director, ang suspect na si Richard Pitas, 33 years old, residente ng Barangay 3, Poblasyon Dapa, Surigao del Norte. Nakumpiska sa operasyon ang 5 piraso ng plastic-hilled heat sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 0.8245 gramo at ang standard value of ay 5,606.6, isang piraso ng 1,000 bilang mark money at halagang cash na 1,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Dapa Municipal Police Station ang naarestong suspek at mga nakumpiskang gamit para sa kaukulang disposisyon at sasampahan ng kasong paglabag ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Surigao del Norte, James Juanite para sa 100% Balita. Nakarecover naman po ang mga otoridad ng mga illegal na droga sa Pantalanjen at isa ang arestado. Aldrin Puno, Balita.
Natagpuan ang isang pinag-iinalaang ilegal na droga na nakalagay sa isang maliit na kulay itim na pouch sa harap mismo ng Port Police Station sa Amisport nitong weekend. Nakumpirma ito gamit ang K-9 unit mula sa Philippine Coast Guard. Agad naman na itinurn over ng Port Police ang nasabing ilegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Unit para sa laboratory analysis at proper disposal. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ang PMO Misamis Occidental Osamis sa PNP Osamis City Station upang matukoy ang individual na nagmamayari ng nasabing pouch, gayon din ay masiguro ang kaligtasan sa pantalan laban sa mga ilegal na aktibidad. Samantala, arestado ang isang lalaking pasahero matapos makuhaan ng pinag-iinalaang drug paraphernalia at tila sunog na residue ng ilegal na droga. Sa Port of Jordan, Guimaras kahapon, nakita ito sa loob ng kanyang bagahe matapos dumaan sa baggage x-ray machine ng nasabing pantalan. Matapos ang inventory, nakuha din mula sa suspect ang isang kutsilo at anim na lighter. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Jordan Municipal Police Station dahil sa paglabag sa Section 12 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito na tayo sa kompleto. 100% leave sa net 25. 5:56 a.m. At sa oras na ito, ihatid naman natin ang ating Gisadong Global News. Mahigit 800 katao po na nahinihinalang cross-border scammers ang inaresto sa joint police operation ng Myanmar at China sa Yangon dito pong Lunes, Abril 1. Matatandaan na laganap ang mga scam compound sa Myanmar na tinatauhan ng mga dayuhan mula China at iba pang bansa. Nakadalasan, pinupwersang magtrabaho para pumang-scam. Inaresto ng Myanmar Police ang 807 katao. Kabila po sa mga naaresto ang 352, 352 Chinese citizen at ang natitira ay puro Myanmar nationals. Walang komento ang junta patungkol sa naturang mga raid. Noong nakaraang taon, sinabi ng United Nations Human Rights Office na nasa 120,000 katao po ang tinatago sa scam compound sa Myanmar. Karamihan sa mga ito ay nasa bayan ng Laukay sa northeastern Shan State. Ang problema dyan na ang iba mukhang lumipat sa Pilipinas. Ganun ba? Mm-hmm. O, sa bagay. Ayun na nga. Samantala, mahigit 100 pamilya naman ang inilikas matapos sumabog ang isa pong bodega ng bala ng militar sa Jakarta, Indonesia. Nangyari ang pagsabog sa warehouse na pagmamayari ng Jakarta Regional Military Command sa Siangsana Village, Bogor Regency, West Java Province. Sinabi ni Muhammad Hassan, military chief sa Jakarta City, na 27 fire trucks daw ang idineploy para maapula ang sunog. Nagsagawa din po sila ng cooling down process para masiguro na walang fire spot sa naturang bodega. Inaalam din ng mga otoridad kung expired na bala ang dahilan ng pagsabog. Natagpo ang patay ang 8 Chinese migrants sa karagatang bahagi po ng Mexico. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, tumaob ang sinakyan nilang bangka habang nagtatangkang ilegal na makapasok po sa US. Kinabibilangan ito ng 7 babae at isang lalaki ang nadiskubre sa karagatan ng San Francisco del Mar, Oaxaca. Nakipag-ugnayan na ang Chinese Embassy sa Mexico para makilala ang mga biktima. Importante, alamin ho natin ang lagay ng panahon today dahil marami na ho ang naapektuhan ng mainit na panahon. Anong aasahan natin today and tomorrow and in the following days pa? Ha? Alamin natin mula po kay Rhea Torres mula dyan sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Rhea. Good morning po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, ikalawang araw ng Abril 2024. Sa kasalukuyan po yung mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa ay yung reach or extension ng isang high pressure area na nakakaapekto sa silang bahagi ng northern at central zones. Samantalang patuloy pa rin po yung pag-ira ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa nalalabing bahagi ng ating bansa.
So kung makikita po natin dito sa satellite image, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible magdala na maghapon ng mga pag-ulan sa anong bahagi ng ating kapuluan. Kaya inaasahan pa rin po natin ngayong araw magpapatuloy yung mainit at maalinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lamang yung mga tsansang isolated o pulo-pulo mga pag-ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Dapat po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. So kung nakita po natin sa satellite image, wala po tayong inaasahan na maghapon ng mapag-ulan sa anong bahagi ng ating bansa. So patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang isolated mga pag-ulan. Tumatagal po ito ng 30 minutes hanggang sa 2 oras. Asahan din po natin magpapatuloy pa rin yung mainit na mga temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Metro Manila, maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Aabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures para sa Lawag. At asahan po natin yung mainit na maximum temperatures sa Tugigaraw na aabot ng 36 degrees Celsius. Sa Baguio naman, maglalaro mula 16 to 27 degrees Celsius at maximum temperatures naman para sa Tagaytay at sa Legazpi Silla abot ng 32 degrees Celsius. Kaya patuloy pa yung paalala natin sa ating mga kabayan, kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan ay magbaon po tayo ng payong at magdala po tayo ng tubig. Sa nalalawing bahagi ng ating bansa, gayon din, magpapatuloy pa rin yung mainit at mahansangang panahon at matataas pa rin na maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw na posibleng umabot ng 34 degrees Celsius para sa Calayaan Islands, Puerto Princesa at Davao City. Samantalang sa mga piling syudad naman sa Visayas, pati rin sa Cagayan de Oro, maximum temperatures maglalaro mula 32 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga naman, maglalaro mula 35 degrees Celsius. Sa lagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning. Asahan po natin yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa ating mga karagatan. Kaya malaya pa rin pong mga kapalaot ang ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Luzon hanggang sa darating na Biyernes, dahil wala naman po tayong inaasahan na masama ng panahon na posibleng magdala na maghapon ng mga pag-ulan, patuloy pa rin po yung mainit na panahon hanggang sa darating na Friday po yan. At asahan pa rin po natin yung maximum temperature sa Metro Manila, maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa 17 to 27 degrees Celsius. At para sa Legazpi City, temperatura po ay maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Gayon din, sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas, patuloy pa rin po yung mainit at maninsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga isolated mga pag-ulan. At yung agwat po ng temperatura sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, yung maximum temperatures po natin, posibleng umabot ng 32 or 33 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman dito sa Mindanao, for Cagayan de Oro at Zamboanga hanggang sa darating na Biyernes ay patuloy pa rin po yung mainit at malinsangang panahon. Samantalang dito sa Metro Davao, by Wednesday patuloy pa rin yung mainit na panahon, and by Thursday posible pong makaapekto yung easterlies, posible pong maranas na mga kalat-kalat mga pag-ulan hanggang sa darating na Biyernes po yan. Yung temperatura naman, mainit pa rin yung panahon. Inaasahan natin 34 degrees Celsius maximum temperatures para sa Metro Davao. Yung agwat po ng temperatura sa Cagayan de Oro, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius at posible pa rin umabot ng 35 degrees Celsius maximum temperatures para sa Zamboanga City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga po sa ating lahat. Dito na tayo sa kompleto, 100%, Leave sa Net 25. Maraming salamat, Ms. Rhea Torres ng Pag-asa DOST. Marami pa kaming ihahaing balita hanggang 7:10 ng umaga. Ayun, baka naninibago ho kayo. 5 a.m. to 7 a.m. na po ang 100%. Ayun! Kaya magbabalik pa po ang 100%. Good morning, you are watching 100%. This portion is brought to you by
RJK Services Manpower Agency Corporation. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's live together sa Net 25. Sa Net 25. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Kung may naharap kami, ano ang pakila mo? Alam mo kasama, hindi ko gustong tabas ng dila mo. O ano mo yun? Ikaw na ang bahala sa dalawang yan. Ako talaga ang bahala. Tsakin mo. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Canriff Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Canriff Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation, and modernization. For more info, please contact Ami Kanke. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanilang mga social media account. Balikan po natin ang ating Tortang Headlines. Police Major General Romel Francisco Marbil itinalaga bilang bagong hepe ng PNP. Senador Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nanguna sa presidential poll ng Pulse Asia. OFW sinikayat ng COMELEC na magparehistro para sa 2025 midterm elections. At sa tingin sa ladang sports news, Pinay weightlifter Rose G. Ramos nakakuha na po ng spot sa 2024 Paris Olympics. Narito na po ang detalye. You are watching 100%. Kasama ang dalawang guwapo. Dito lang sa Net 25 at DZEC 1060. Itinalaga po ng Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang 30th pinuno ng Philippine National Police. Nauna na pong lumabas ang impormasyon na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta ang magsisilbing officer in charge ng PNP. Pero ilang oras ang nakalipas, inanunsyo na po si General Marbil ang magiging bagong pinuno ng PNP. Si Marbil po ay dating OIC ng Directorate for Controllership bago talaga bilang PNP chief. Miyembro po siya ng Philippine Military Academy Class of 1991 kung saan nagsilbi rin itong hepe ng PNP Regional Office 8 at ng Highway Patrol Group. Dark horse ito. Nasa na walang mag-expect na siya ang magiging... Yes! Sa turnover ceremony kahapon sa Camp Crame, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa at tiwala po siya sa kakayahan ni Marbil na pamunuan ang 232,000 pulis sa buong bansa. Ganun na para karami ang pulis natin ngayon, ha? Hinamon niya po ang bagong PNP. Bagong PNP chief, solusyunan ang banta ng terorismo, transnational crimes at ng cybercrime bukod sa maging tunay na professional sa pagsilbi sa mamamayan. Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people
by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Samantala, sa ibang balita naman, nanawagan si Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na ang Pangulong Bongbong Marcos na huwag magpadala sa dikta ng Amerika. Kaugnay po ito sa pagkilos daw po ng Pangulo kung saan ay magpapatupad ng mga countermeasures laban sa panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Aminado ang senadora na mistulang paghahanda sa gera ang ginagawa ng administrasyon dahil masyado daw pong naudyokan tayo ng mga kano. Anya, hindi dapat magpaudyok ang pamahalaan sa paggamit na ginagawa ng Estados Unidos, lalo't alam naman na may politika sa likod nito, lalo't unti-unting humihina daw po ang US. Sinabi pa ng Senadora Aimee na kung sakaling may gulong mangyari, hindi naman ang Amerika ang bobombahin ng China at tsak na hindi ito kakayanin ng Pilipinas. Mungkahin ng Senadora, buksan palagi ang linya na komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. So, huwag isara yung komunikasyon sa pagitan ng China. No? Sa iba pa pong mahalagang balita, hiniling ni House Deputy Majority Leader Janet Garin kay dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na mag-alok ng mga solusyon sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa halip na hilingin ang pagbitiw daw po ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinwestiyon po kasi ni Congresswoman Garin ang dahilan ng resignation call ni Alvarez dahil ang pagresolba sa mga complex issues tulad ng West Philippine Sea dispute ay hindi kaagad makakamit ng Pangulo sa loob lamang ng isang araw. Mabuti anya, makapagbigay ng suwestiyon si Bebot Alvarez. Opo, para maayos pong kaguluhan at ang mahalaga ay ang nakikita ang mga konkretong hakbang. Kamakailan lang nakipagpulong po ang Pangulo sa mga security and defense official kasunod ng pag-atake ng isang China Coast Guard vessel sa isang Philippine supply vessel sa Ayungin Shoal. Sinabi ng Pangulo na nag-alok ng tulong ang mga kaalyansa sa international community para maprotektahan po ang sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Ito nga naman, huwag ka puna ng puna. Sana nagbigay ka rin ng ito alternatibo, ito maganda. Yun nga. Diba? Ang problema, hinihila mo lang, crab mentality lang. Wala ka naman sinasabing option. Solusyon. Eh di, wala din mangyayari. No? Samantala, aba, nanguna daw po si Senador Rapi Tulpo at si VP Sara Duterte. Presidential poll survey ng Pulse Asia. Ba? Eh, pero aaga namang mind conditioning yan. Midterm pa, di ba? Yun na nga. Alam nga natin, Nico. Oh, may bagong reporter tayo. Eh. Si Nico? Galing sa ano to, sa Russia. Nico Tamalyana. Aba? Detalye. Nanguna si Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa mga potential candidates sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon sa survey na sinagawa ng Pulse Asia ng March 6 hanggang 10, nagkaroon ng 1-point lead si Tulfo batay sa margin of error ng survey laban kay Duterte. Nakuha ni Tulfo ang 35% ng suporta habang 34% naman ang para kay Duterte. Sinundan sila ni na dating Vice President Lenny Robredo na may 11%, Senator Aimee Marcos na may 5%, Senator Rowing Padilla na may 2%, Senator Reyes Santiveros na may 1%, at Speaker Martin Romualdez na mababa sa 1% ng suporta. Ipinakita naman sa Vice Presidential poll na nanguna si Senator Grace Poe na may 35% na sinundan ni Senator Marcos na may 16%, dating Senator Manny Pacquiao at Senator Rowin Padilla na may 14%, Senate President Juan Miguel Zubiri na may 7%, Defense Secretary Gilbert Chodoro na may 4%, at Speaker Martin Romualdez na may 1%. Nico Tamalyana para sa 100% balita. Salamat, Nico. At sa oras pong alas 6:13 ng umaga, meron tayong makapanayam. Assistant Secretary Dante Palabrica ng Department of Agriculture. ASEC, napapanood po kayo sa Net 25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. ASEC, magandang umaga po. Magandang umaga, Jen. This is ASEC, Dr. Dante Palabrica. Opo.
Opo, asa kasama din po natin si Nelson. Ano po? Una, kasi kayo na po binabanggit namin yung balita na sa inyo po galing. Nakakabahala na po ba ang pagdami ng bilang ng mga biktima po ng rabies, Asek? Yes, in fact, ang natatalang namamatay na Pilipino ay isang Pilipino sa isang araw na itinala noong 2023 at nireport ngayon ng DOH na itong 2024 ay mahigit 80 na ang namamatay. Mm-hmm. Ano pong dahilan ng pagtaas, Asek? Hindi ba available ang bakuna o ayaw magpabakuna ng mga may-ari po ng hayop? Okay, ang nagiging problema, number one, is because nung pandemic, mahigit 20 milyon na ang pets, no? Mm-hmm. Dahil nauso yung pag-aalaga ng aso at saka pusa. Opo. Pangalawa, so dumami. Pangalawa, medyo mahal ang pagbabakuna ng rabies. At ito ang dahilan kung bakit inilunsad namin kahapon yung rabies awareness. So napakarami na ng ating pets sa Pilipinas. Opo. Si Nelson po, Asek. Nelson? Opo. Kasi ang karaniwang alam ng mga Pinoy dyan, di ba? Asek, pagka rabies, aso. Ito pala may pati baboy, baka, Asek? Yeah, pati ay, yun nga, nung gumraduate ako noong 1970s, aso lang. Uh-huh. Napunta na sa pusa. Uh-huh. At lately, kaya na-report sa akin sa field, na especially sa Marinduque, uh-huh, na ang kalaba, baka, uh-huh, at kasama ang baboy ay tinatamaan. At ang mabigat pa, kapag ito'y lumipat sa wildlife, mm-hmm, baka lala ibang anyo ng rabies na lumabas. Oho. Pero sa ngayon ho, sa monitoring natin, ito ho ba ay ano, kasi yung sa aso, pag nakagat ka dyan, di ba? Oo. Magka-infect eh. Paano ipapasa itong rabies from baboy or baka sa tao? Para maiwasan ho natin. Well, ang reported ay mula sa aso hanggang baka. Mm-mm. Wala pang report from baka to tao. Ayun. Pero, so, sige po, dun sa sarili nila, limbawa, baboy to baboy, baka to baka, meron na po ba? Kumalat na po ba? Wala. Walang reported. Ang reported lamang sa amin na ay yung baka na nakagat ng aso, na ulol, at ang baboy na nakagat ng asong ulol. Ayun. Doon pa lamang ang limit ng report na nakikita namin. Baka hindi pang karaniwang kasi yung baka nangangagat ng tao, no? Oo nga. Hindi pang karaniwang. Kasi baka halimbawa nagpapakain ka. Oo nga, no, mahahawa. Makagat ka or kumain ka nung karne nung bakang may infected, hindi ho ba ano? Kapag ka infected halimbawa yung baboy, hindi na dapat kinakain 'yon. Well, sa lahat ng mga sakit, no, pinagbabawal natin ng animalia na may sakit na kainin ng tao dahil maaaring lumipat, no. Opo. Pero wala pang study, yung sakit na yun papunta sa tao. Kaya ini-encourage namin sa Department of Agriculture na ibaon na lang yung namatay na animalia, mm-hmm, na may mga sintomas ng rabies. Oh, para rin kasi yung hindi normal ano na may anim na ano ba, sa isang lugar lang ito o iba't ibang lugar diyan sa Marinduque yung anim na baboy at dalawang baka. Ang report ng veterinaryo ng Marinduque in our meeting he just mentioned Marinduque at meron din balita na sa Pampanga noong 2023 meron din baka na kinagat ng asong ulol at naging nag-rabid din. Ayun. Diyan, ito lang ano, kasi sa ating mga Pinoy at mga
Nasa kanto, alam natin yung asong ulol eh. Pero to explain it further, ano, paano natin makakategorize yung aso na... Nauulol. Ano ang alam natin dyan? Yung may rabies talaga eh. Okay, actually dalawang klase ang nakikita sa asong may rabies. Aha. Yung classical na naglalaway at... nangaharang ng mga tao, nag-aabol. Uh-huh. Yun ang classical. Pero meron din tinatawag na hindi classical. Uh-huh. Ang aso ay tahimik laang. Uh-huh. Pero kumakalat na sa katawan niya yung rabies. Oh. Uh-huh. Eh, mas delikado yung nangaharang dahil nangagat. Oh, pero at least makikita mo na rabid na yung aso tulad nung yung nangyari sa Camarines, yung si Kilua. Hinataw at pinatay nung doon sa Camarines. Uh-huh. Talaga nanghabol yung aso. Uh-huh. Oh, tapos pina-check yung aso, may rabies pala. Ayun. Ah. Ito bang rabies na ito ay may factor itong mainit na panahon? Kaya sa panahon ganito ay mas magiging maraming kasong ganito, Asek? Alam mo, ito yung virus ito eh. So pag bumaba ang resistensya ng aso, lalong lalala. Lalo na kung ito ay may karga ng rabies. Kumbaga sa COVID, baka may comorbidity na pag bumaba ang resistensya mo dahil sa init at may nakapasok ng virus sa iyong katawan, sa aso, eh lalo itong ini-enhance o pinalalakas. So ang dapat pala dito, Asek, ay yung may mga alagang aso, ito ang dapat nating... bigyan ng ano ng guidance kung anong gagawin para hindi kumalat itong rabies. Importante talaga vaccination na isang tabi natin yung panahon. Mm-hmm. Importante yung vaccination and in fact naglaan na ng salapi o pera ang Department of Agriculture para magkaroon ng rabies vaccination sa bansa natin. Especially dun sa Kanayunan. Dahil dito sa Metro Manila, kayang-kaya ng mga may-ari ng aso na magpabakuna. Pero dun sa Kanayunan, doon walang kakayanan. Kaya doon nakatuon ang Department of Agriculture para mabakunahan yung mga aso. Ayun. Dito ato sa Quezon City, Asek, meron kayong libreng vaccination? Narinig ko kanina yung report ninyo. Opo. One time lang yun kahapon when we launched yung aming rabies awareness. At binuksan namin yung gym ng Department of Agriculture at nagdatingan yung mga tao. Opo. Na libreng bakuna, may chips pa na microchip na nilalagay to identify them. At naging successful naman. So, ang aming tutuunan ng pansin ngayon ay makakuha ng mga vaccine at ibigay sa mga karamihan ng mga aso. Ano po ba ang ideal? Tuwing kailan po ba dapat pinapabakunahan ng anti-rabies ang isang aso? Every year. Kailangan. Oo. Hanggang dapat wag itigilan yun sapagkat para hindi makapasok. Dahil pag nakagat ang tao, napakamahal. Hindi lang mahal, delikado mamatay pa ang tao. Opo. Pag nagpabakunan ka ng anti-rabies ang tao, 3 hanggang 4 na shot dyan, 1,000 yan. Tama po. Kasi sabi nga ni Asek Tayag, pagka pumasok sa tao, 1 inch a day ang galaw ng virus sa nerves ng tao hanggang mamatay ang tao sa loob ng 1 buwan at baka 2 buwan.
Uti-uti itong kumakalat. Kaya importante na mabakunahan yung aso. At may nagtanong, pag nakagat ka ba ng aso, magpapabakuna ka ba as tao kahit na may bakuna na yung aso? Oh, nga po. Well, oh. Akin ang sagot ko dyan, yes. Kasi buhay ang kapalit nito eh. Tama. Kung gagasta ka ng 3,000-4,000 para mabuhay ka, bakit hindi? Uh-huh. Wala namang 100% na assurance na pag nagbakuna ka, maski sa anumang bakuna, eh protektado ang aso sa rabies. So para matiyak mo kahit pasabihin ng may-ari, may bakuna po ito, may anti-rabies. Uh-huh. Bilang isang tao, para matiyak mo, magpa-anti-rabies ka na rin kung nakagat ka ng aso para safety, di ba? Asek, ano po? Yes, correct. Importante yun kasi baka bumitaw ka, lalo na kung may problema ka, may comorbidity ka, opo. Mabuti na na magpabakuna ka, sigurado. Wala ho bang masama? Halimbawa, wala naman talagang rabies, tapos nagpabakuna ka ng anti-rabies, wala naman bang masama sa katawan ng tao yon? Wala naman. Preventive lang naman yun eh. Kaya opo. Importante na mabakunahan din yung tao. Pero hanggat maaari, mas assured ang mga tao, lalo na sa dami na nagkalat ng aso sa at pusa. Okay. Eh halos magkapareho na ang population ng pusa at aso dito sa Pilipinas dahil karamihan sa tao gusto na ang pusa dahil madaling alagaan, konti kain at mas walambing kaysa sa aso. Ay, isa pa lang ho pa pala. Isa pa, ito, hindi pa napapansin ng iba. Akala nila yung kagat lang. Minsan pala kahit kalmot, yun ho. Kalmot ng aso, kalmot ng pusa. Lalo ko ito'y nagsugat, dumugo. Magpa-anti-rabies na rin po, di ho ba? Oo. Any opening ng body will be the real opening din ng pagpasok ng rabies. So, kaya dapat iwasan din ito. Opo. Ayan. Na mangyari. Asek, baka may panawagan kayo sa ating mga kababayan. Kayo na po ang magsabi sa kanila na sa inyong pong pagkakataon. Sa ating mga kababayan, ito po si Asek, Dr. Dante Palabrica. Nais ko sanang i-encourage kayo na pabakunahan ninyo ang inyong alagang aso at pusa ng rabies at masarap at masaya na may alaga tayo pero responsibilidad natin na alagaan din sa rabies ang ating mga alagang pet animals. Yun lamang po. Asek Palabrigas, bahagi kayo ng aming magandang umaga. Maraming pong salamat. Ingat po kayong palagi. Maraming salamat din. Si Asek Dante Palabrica ng DOH ang atin pong nakapanayam. Magbabalik pa po ang 100%. Dito na tayo sa kompleto. 100%. Lipsanet 25. This portion is brought to you by Probic Builders. Abangan sa lutong daza. Konnichiwa! Lalakbay naman tayo sa Japan sa episode na to kasamang napaka-game na magluto na si Heaven Peralejo. Hi, Heaven! Excited ka na mag yakitori, katsudon, jahan, at simple ramen. Authentic, masarap, madaling gawin at abot kaya ng budget. Kitakits sa lutong taza. Let's get together. Sunnet 25. Pilipinas! Buong mundo! Samahan nyo ang number one yung katandem tuwing umaga. Love, Tony Pet and Everything! Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila. Sunnet 25 at Sunnet 25 YouTube channel at Facebook page. Love, Tony Pet and Everything! Sunnet 25. Ang sekreto ni Taeso, nalaman na ni Jong-e. Ang ibig sabihin, ang lahat ng pera ni Sang-jun, si Taeso ang kumuha. Hindi ko alam kung anong dahilan pero itinago ni Miss Lee ang totoo. Pero dahil sa mga kasinungalingan ni Taeso, sinubukan ni Jiwon na kontakin si Director Lee.
Pagdududahan na rin ba siya ni G1? House of Bluebird, gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net25. Let's knit together sa Net25. Sa Net25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Hoy, may isa pa tayong mga kapanayam. Nasaan na ha? Ang butihing mayor po ng Cebu City, si Mayor Michael Rama. Mayor, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Aguila. Live po sa aming mga social media account. At live din pala kayo ha, sa aming pong himpilan dyan sa DYFX Metro Cebu. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Mayong aga, Mayor Rama. Mayong buntag, 70% Radyo Aguila. Opo. Jen at Nelson. Kamusta po ang mga taga Cebu City, Mayor? Palagi naman, we are always up and we are very glad and thankful to God that our economy is up. Although, we're now being confronted, hindi naman pariyo naman lahat-lahat sa ating bayan, ating country, itong crisis on water. Ayan, paano po natin ito hinaharap? Sapagkat ang balita namin, binabasa namin balita kanina, nagdeklara na po kayo ng water crisis sa buong city, Mayor. Yes, that is up and saka sa upland. Opo. And I have done, I call it convergence. Ibig sabihin, I called all stakeholders, saka it's not going to be only one time. It will be more or less perhaps alternate just to check on how far we have been making positive actions. Kasi kahapon, after my declaration, we did right away a meeting. Opo. Saka merong 11 items na I have told them, let's all look at it from the point of view, kasi ano na kami, mga veterans in terms of Yolanda, tapos COVID, vaccination, yung mga adversities na nangyari sa Cebu City, especially po ako, 32 years na po ako in government po, 32 years. Opo. Kaya ito, 11, yung expected pag talagang it will aggravate, which alam niyo, Nelson at saka Jen, opo. Last year pa kami, I've already made my what we call order, no? It's an order at sa quick response team natin sa ating city agriculture. Saka ngayon, kasama na yung itineraryo natin sa amin. Mayroon kaming DBMF, Department of Veterinary Medicine and Fishery. Opo. So they all were there in my office. Even together yung inappoint ko na hindi pa naka-operate fully. Yung meron kasing problema yung water district namin. Uh-huh. Buti na lang, LUWA, the national level, are now coming down to take the initiative of looking into the issue on management. There's a problem on management there. Opo. Ito yung 11 yung nangyayari kahapon. Opo. Pero at least I will let you also know that we already have our plan of action since last year, March. Okay. And then with a short term, medium term, at saka long term. Ngayon, itong immediate ngayon na we're talking at, kala namin hanggang May lang, iaabot pa ito ng June. I wish it will not go up to July. Palarong pambansa dito sa Cebu City yung July. Opo. Itong 11, merong scarcity of food, occurrence and livestock animal diseases, limited source of water or absence of water source. Opo. Increase of incident, grass fire, rubbish fire, residential fire, commercial fire, and forest fire. Sa public safety po ito. Yung isa, yung food security, yung dalawa food security, saka ito yung public safety. Ito namang health security, occurrence of
yung sinasabing summer-related skin diseases. Aha, opo. Saka food, poisoning, dehydration, hypertension, heart stroke or heat stroke, animal bites. Narinig ko kanina yung pinag-uusapan niyo about rabies, no? Opo. Animal bites. Ito naman is a, makita mo yung ano, loss of livelihood for farmers. So that's food security. Ito naman health security din, mental health program. At saka mental health problem. Alam mo naman, pag walang pera, mainit yung ulo. Tama, oh. Increase in pest and disease for crops. Kasi if you've been into, I've been into agriculture din, bata pa kami, pag mainit, mayroon ding sakit. Marami. Pag umuulan, mayroon ding sakit. Mm-hmm. Disruption of classes due to high temperature, yung mga talagang maximum heat. Grabe, abot ng 40 para ka may lagnat. Uh-huh. Price increase of agricultural products. Kasi pag mayroong scarcity, mamahal yung demand, supply, affected talaga. And pinakalas, drying of ponds and fish culture. Ito, food security. Mm-hmm. Meron ako, if you want, I have the long term, I have the medium term, at saka short term. Eh, pinag-sisirok ko lang dito sa bahay. Aha, so you can go ahead and probably you can ask question from me. Opo, alam nyo, Mayor Nelson, ano, sa napakarami hong challenge na nangyari sa Pilipinas, isa po sa laging modelo ay ang Cebu City. Mukhang sanay kayo sa mga... Maraming salamat. Sanay kayo sa mga ganyang problem. Kahit nung COVID, you know? Nung panahon ng COVID, Cebu City ang example natin eh. Advanced sila magplano eh. Yes. No? So, ahead ka agad eh. Pero ang tanong ko ngayon, sa dito po, sa water crisis, ang Cebu City po, parang Metro Manila na, ang lalaki ng establishment, ang lalaki ng hotel. Saan po nakikita ninyo pwedeng source ng tubig in case na talagang nagkaroon po ng scarcity o kakulangan, Mayor Rama? Alam mo po, yung island of Cebu, yung kaya ko nag-suspouse ako ng One Cebu Island. Opo. Kasama naman yung Cebu City. Capital yung Cebu City, ha? Aha, opo. Even if there's a governor, Governor Gwen Garcia, ang Cebu City is the capital of the whole island. Aha. Okay. So, ibig sabihin, historically, isang island na po kami. Isa opo lang. Eh, yung lolo ko, Don Vicente Ram, ha? Gumawa when he was a congressman, making Cebu a municipal, in-increase yung number ng, sabihin natin, ng other municipalities, naging anim, tapos nagiging Cebu City. Mm-hmm. So because of that, we have been given the charter since 1936-37. Ganun yun. Kaya, at saka, ano na kami, we can vote for the governor, but the governor cannot be dictating us. Ayun. Tapos nawala. Nawala because of martial law time. Opo. We were disenfranchised po. We already have a vested rights. Kaya yung anak kong abogado, he will now be pursuing to get it back. Uh-huh. Saka yung natanong mo yung parang totoo yun. Kaya ako, I'm pursuing talaga seriousness. With much seriousness, nagagawa na kami ng sariling district namin. Water. Cebu City Water District. Saka meron pa rin kami problema ng yung CPA na akala nila they have additional another territory. Di naman po pwede. Andun sila sa Cebu City. Eh, they will have to abide by the laws that a highly urbanized city operate. Kaya ganun din, nasa isip ko, sila, yung mga container dyan, international, they should all be transferring already to a part of the province kasi pangalan nila eh, Cebu Port Authority. Mm-mm. Kaya gagawa rin kami ng Cebu City Port Authority. Oo, oh, yun. Oo. Oh. Anong ba? Hindi naman po pwede yun. Pwede yun. Uh-huh. We are already increasing in our population, Jen at saka Nelson. Opo. Uh-huh. Economy-wise, we have been very, very fast. And I thank God, Senyor Santo Niño, saka maraming kaibigan natin ng mga, sabihin natin, Taipans, that they have their trust and confidence in the leadership
and the governance of Cebu City. Mm-hmm. Hindi ko na lang i-enumerate. Baka yes. makalimita ko yung iba, uh-huh. baka magiging ano pa. Katampuhan pa. Bad, no? But I mean, they are all there. Pero Mayor, may ang ang itatanong ko po ay ano, anong pagkakaiba na ang idineklara ninyo ay meron kayong water crisis, gaano ang kalapit na ito sa pagdedeklara ng state of calamity? Actually, malapit na yan. Synonymous lang yan ng state of calamity. Mm-hmm. Pag mayroong crisis, eh, ibig sabihin, if this will continue, hindi na ba po pwedeng panghuli, paano na yung sinasabing kumpay, sinisaya, kung patay na yung kabayo. Tama po. Kailangan, we have to be prospective, we have to be aggressive, we have to be anticipatory, and we must all be on the side of caution. Hindi po pwedeng we take matters with little seriousness. Ganun kami sa Cebu City. Uh-huh. It is better to be over-prepared than under-prepared po. Ayun. Nelson at saka Jen. Kaya ngayon, pag crisis na, mm-hmm. papasok na yung sanggunian panglungsod, gagawa na sila ng amen nila na papasok pa ang sanggunian panglungsod. Uh-huh. The mayor has the general welfare authority to confront crisis. Yes. Meron kami at one time, may problema doon isang road. I declare crisis in a certain road. Uh-huh. Kasi masyado nang instead yung mga tao ay they need to be disciplined. At saka yung mga sasakyan, they need also to be disciplined. At saka yung gobyerno, kami po, we need to be, shall we say, knock upon our head mm-hmm. so that we will all be looking at problems with much precision and much focus. Opo. Anyway, Mayor, alam ko, sa pagsasalita ninyo, talagang lalo kami na-inspired yung problema. Kayang-kaya natin yan. At tsak na tsak, nananatili pong masarap pa rin ng danggit Cebu at saka pusit ng Cebu, litso ng Cebu. Alam mo, tama-tama ka. Ito yung in-smell ko ngayon, nag-prepare yung mother-in-law ko. Ayun ako po! Namoy namin dito. Namoy namin dito. Abot dito yung amoy. Kaya pagpunta kayo na Cebu, Nelson, mamaya. Danan mo ako sa opisina. Opo. Mamaya, nandali tayo sa yung ginawa namin, yung malaki na yung daan sa carbon. Noon, talagang very narrow. Mm-hmm. When I became mayor, the last time, tinututukan ko yan. Ngayon, talagang the whole road is already being captured and the whole road can be used night market. Ayon. The whole road is two-way. Yung carbon yon. Opo. Yun doon magbili ng danggit at saka iba-iba. Uh-huh. Saka pupunta ka rin doon sa Tabuan, inayos ko rin doon. Gagawin ko yung Tabuan pag gabi na 24 hours yung mga taong pupuntang airport, they can drop by Tabuan. Okay. And while carbon may be closed because evening na, pero Tabuan can be 24 hours. And that is for our tourists, our visitors, kagaya nyo. Opo. Pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon, bili kayo ng danggit. O bibili ko kayo ng danggit. Ayun. Mayor, opo. Bahagi po kayo ng aming magandang umaga. Ingat po kayong palagi at mabuhay po mga taga Cebu. Ha? Salamat po. Yeah. Salamat po. Dasal lang tayo. Salamat po. Si Mayor Michael Raman ng Cebu City ang atin pong nakapanayam. Kaya sana mga mayor, no? Kahit may problema, lagi nakasmile at saka punong-puno ng inspirasyon. Ano, ha? Sabi nga natin, Cebu ay laging modelo yan sa pagharap natin sa problema. Ayan. Nagatid po sa ating oras, alas 6:43 ng umaga. Dito na tayo sa kompleto, 100%, Leavesanet 25. Sa iba pa pong mga mahalagang balita, MMDA magpapataw daw po ng multa laban sa dalawang contractors dahil sa hindi natapos na mga proyekto sa EDSA. Dalawang po mahigit daw yan eh. Nagdulot po na matinding trapiko. Si Erlo Bringas sa balita. Erlo! Erlo! Yuhu! Yuhu!
Ang nangyari kay Erna Bringas? Awanin ti Erna Bringas. Ito muna tayo. Philpost, inilunsad ang International Letter Writing Contest. Oy! Eh, mga kabataan ngayon, di ba? Hindi na sumusulat eh. Mm-hmm. Type na lang ng type. Uh-huh. Eh, ito, Philpost. Susulat sila, ihuhulog sa post office. Ayun! Oo. Para sa kabataan ba rin? Kinover ito nung pinakabago nating reporter dyan. Galing ata Mexico yan oo, eh. Anak ito nung presidente nung ano eh. Yes. Si President Orca. Oo, kapipirma lang na kontrata kahapon ito eh. Pero expiration bukas din. Eh. Yeah. Jaime Orca sa detalye. Jaime! Para buhayin ang naglalahong tradisyon ng letter writing, inilunsad ng PhilPost sa pamamagitan ng International Bureau of Universal Postal Union ang 53rd International Letter Writing Competition para sa mga kabataan na may temang Write a Letter to Future Generations About the World You Hope They Inherit. Idinisenyo ang nasabing contest para mapaunlad ang kasanayan ng mga kabataan sa komposisyon at malinaw na pagpapahayag ng mga saloobin. Nilalayon din itong maibalik ang sigla ng pagsulat ng mga liham at mapatatag ang kaugnayan ng mga international friendship na isa sa basic mission ng UPU na isang specialized agency ng United Nations kung saan miyembro ang Philippine Postal Service. Tatakbo ang contest mula March 20 hanggang April 5, 2024 at pipiliin sa April 12 ang mananalo dito. Sinabi ng PhilPost na ang mga entries ay dapat orihinal na mga liham, dapat nakasulat sa Ingles, sulat kamay at mahigpit na sumusunod sa tema. Join me, Horka, para sa 100% balita. Hoy, balikan natin si Erlo Bringas. Erlo! Nakatakdang magbigay ang Metro Manila Development Authority MMDA ng notice of violation laban sa dalawang private contractors dahil sa mga hindi pa natapos na roadworks sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue EDSA noong long weekend. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Don Artes na nabigong mag-comply ang mga private contractors sa kondisyon na ang mga daan ay cleared na para sa mga motorista pagsapit ng Lunes alas 5 ng umaga. Ang 24 sa 40 manholes ay naiwang walang takip at walang traffic marshals na namataan sa mga daan para isaayos ang trapiko. Napagkamalanaan niya ng publiko na ang mga nasabing proyekto ay mula sa MMDA at DPWH dahil sa paggamit mga traffic cones at barriers ng ahensya. Pinag-aaralan na rin ng MMDA kung ibaba ng mga nasabing kumpanya sa paggawa ng karagdagang paghukay o sa anumang aplikasyon ng mga permit. Ayon pa kay Artes, mapepenalize sila sa kada hukay ng 50,000 pesos kada araw kasama ang ibang violations tulad ng kawalan ng traffic marshals. Erlo Bringas para sa 100% balita. Ito na po, atin na pong ihain ang ating mga Enceladang Sports News. Nakasungkit po ng pwesto si Pinay weightlifter Rose G. Ramos sa 2024 Paris Olympics noong Lunes sa International Weightlifting Federation World Cup. Nanguna si Ramos sa women's 49 kilograms Group B division na may 87 kilogram lift sa snatch at 103 kilograms sa clean and jerk para sa kabuang timbang na 190 kilograms. Kasama na siya sa elite company ng mga Filipino athletes na kwalipikado sa Paris Olympics. Ayon kay Ramos, tinatarget niyang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa kanyang weight category at inaasahan niyang makamit ang goal sa Olympics. Nasa 800 katao po ang walang mabuting intensyon ang tinanggal sa Paris Olympics dahil po sa security fears. Huh? Ayon kay French Minister o French Interior Minister Gerald Darmanin, kasama sa listahan ng 15 na tinuturo na pinakaseryosong banta sa pambansang seguridad. Dapat anyang malaman ng mga mamamayan ng France na sinusuri nila ang lahat na nasa Olympic Games, maging ang mga volunteers at mga torch bearers. Sa ilalim naman sa background check ang lahat ng 10,500 atleta ng Olympics at 4,000 atleta ng Paralympics kasama ang kanilang mga coaches at medical staff, maging ang 26,000 accredited journalists. Sasagawa po ang Paris Olympics mula July 26 hanggang August 11 sa susunod
at susundan naman ang Paralympics mula August 28 hanggang September 8. Pagbabalik pa po ang 100%! Dito na tayo sa kompleto, 100%, Leave sa Net 25. Hello, mga Kanet 25! It's me, ang inyong kaibigan, kabalitaan, kakampi, at kakwentuhan tuwing Linggo ng hapon. Corina Sanchez Rojas po, at mayroon akong importanteng announcement para sa inyong lahat. Ang paborito po ninyong inaabangan na Corina Interviews simula ngayong April 7 ay mapapanood na ninyo tuwing 6 p.m. bago po ang ating time slot. Kaya kailangan makasunod din po kayo, ha? Kaya walang BBTU dahil sa ating new time slot, we will be giving you fresher, bolder, and bigger episodes mula sa inyong mga paboritong mga celebrities. Only here on Corina Interviews on Net 25 Sundays, 6 p.m. na po yan. Kita kit! Let's get together. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubeo and Jen Sabardiaga, here on Net 25 and Radio Aguila. Alas 18:20 na po sa buong kapuluan! At eto na nga! Aba, alamin natin ang sitwasyon kung saan po naroon si Erlo Bringas, ha? Erlo Bringas, nasaan ka? Magandang umaga, Kuya Jen. Sa ngayon ay nandito tayo sa bahagi ng Elliptical Road. Ngayon ay alas 7 o mag-aalas 7 na nag-umaga. Sa ito, nakikita mo sa kanan ko ay talagang napakabigat, medyo may pag-build up na po ng daloy na pagkasasakyan mula pa po kaninang alas 5 pa lang ng umaga dyan pa lang sa bandang Commonwealth Avenue para din sa mga motorista po na magmumula ng Fairview Quezon City patungo po kayo dito sa Elliptical Road. Medyo may pag-build up lang po pagdating sa Pilcoa area, pero paglagpas nyo naman po, tuloy-tuloy na po yan. At ang problema lang pagdating sa bandang East Avenue Medical Center o doon sa mga patungo po ng Cubao area hanggang EDSA, medyo may pag-build up po ng mga sasakyan. Kung kayo po'y babalik ng Commonwealth Avenue, maluwag-luwag naman na po hanggang sa mga oras na ito, kung kaya't wala na pong dapat na ipag-alala yung ating mga kababayang motorista na uuwi pa lang sa kani-kanilang mga tahanan mula sa graveyard duty. Para po doon sa ating mga kababayan na aalis po kayo umaga na ito, pinapatupad pa rin po ang number coding scheme ngayong araw po ng Martes. At ang mga plate numbers po nagtatapos sa 3 and 4, ang hindi po pinapayagan ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Maalala rin po sa mga motorista, magalat po kayo ng time dahil sabi po ng MMDA ay posibleng maranasan pa ang pagbigat ng daloy ng trapiko habang tinatapos nila yung ilang mga road blockings na napabayaan ng isang contractor na nakatakda nilang parusahan sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City, Erlo Bringas, para sa 100% balita. Maraming salamat, Erlo Bringas! At eto na nga, eto Nelson! Na. Mga magasaka! Nako, mga tatanim ng halaman! Gulay, prutas, pakinggan niyo po ito, ha? Ang 3G Super Foliar, ang pinakamaganda, kumpleto at balanced bio-organic fertilizer na certified po ng Fertilizers and Pesticides Authority, FPA, bilang plant and soil biostimulant ang nag-iisang fertilizer na. Ibig sabihin, certified po soil conditioner, growth enhancer at stimulant plant sa ugat, sa pananim at mga bunga ay may organic insect repellent pa. Kaya less abono, less insecticide at fungicide. Pero mas madami ang ani, mas mabigat ang bunga, kaya
mas malaki ang kita, pare ko. Ayun. Ito po ay pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng pananim, ba? Tulad po ng palay. Lahat pwede? Mais. O, pwede? Gulay. Gulay din? Fruit trees at iba pa. Puno? Kumpleto po ito ng nutrients, ha? Vitamins at minerals na kailangan ng pananim, kaya maaari na po ninyong bawasan ng 50 to 75% ng abono sa unang paggamit hanggang maging zero abono na po kayo. Aba, maaari hong i-search sa Facebook ang aming po mga FB pages na 3G's Polyar. Or you can visit us on our main distribution center at 52 M. Lorenzo Road, Purok 3, Barangay San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Tawagan lamang po sila sa mga numbers 0908-5000-831 para sa Smart, 0999-979-1248 or 0915-258-5550 para sa Globe. Available also sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. Aba, talaga naman. Mag-3G's foliar na po tayo. Yan! At eto pa, Nelson. Siyempre, kapag kaumani ka na maganda-ganda, aba, is nakatutuwang pang merienda na agad tayo. At nakatutuwang pang negosyo na rin. Punta na po sa pinakamalapit na Mr. Donut Brand sa inyong lugar or mag-order via Grab or Foodpanda. Pwede po kayo mag-franchise, pare ko. Maaari po mag-inquire via email sa fms@mrdonut.ph. Ayun o! Magandang umaga po kay Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio dyan sa Kanaynayan Santa Cruz, Zambales. Ayan! Yes. Ang buong pamilya po ni Kuya Abet Malate. Nasa ba, na? Oo, lagi nakasubaybay sa atin. Mm-hmm. Kapit ba? Ay, hindi pala. Sa Luzon pala siya. Pero nag-upisi na sila dyan sa may bahagi ng sa building ninyo. Ayun. Oh. At ang ka Marcelino Gamboa Senior. Mm-hmm. Kasama ko nung linggo ng umaga. Nelson, ha? Sabi niya, Jen. Oh. Ay, napakisabi mo kay Nelson. Lagi ako nanonood sa inyo. Ha? At saka yung kanyang butihing may bahay. Mm-hmm. Ayan. Tatay Marcelino Gamboa Senior. At sa inyo pong butihing may bahay, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Ay, lalabas ng bahay today. Oy, ha? Oh. Eh, nag-cancel na nga po ng klase yung mga paaralan kasama ng Quezon City, so, public schools, elementary to high school. Kaya tayo naman na walang gagawin, stay at home na lang. Yan. Hindi na tayo makadagdag sa problema. Oh. Okay. At kapag sabay, medyo mainit. Tsaka yung nagpapalal tayo lagi. Yung mga may maintenance sa blood pressure. Ah, ganun ba? Kapag kamahit pong panahon, ang tendency yan. Tumaas din po ang inyong BP. At saka mag kayong mag-iisip ng mga problema ngayon. Pero, kasi mainit ang panahon, baka lalong mabigat mag-isip ng problema sa ngayon. Buksan niyo po yung television, panoorin niyo po kami. Oo, ayan. Paulit-ulitin niyo yung 100%. Ano? Gagaan ang buhay niyo. Ay, talaga naman. Para yung pakpak ng manok? Parang kinikilikilit. At na kahit yung yung sagana mamamayan. Yeah. Oh, mamaya alas 4 na ng hapon. Oh. Ang Pamilya Morte, diyan sa EBM Tagaytay. Wow. Mami Malu. Diyan magandang tumira ngayon, malamig-lamig. Ba, hindi Morte. Po nakarating yung talbos. Yung pinakuhang talbos ni Nanay Malu. Mm-hmm. O paano? Ito na po ang palatuntunan. Siyento! 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 Siyento!